sabihin ninyo. Pakibilisan nyo na lang at meron pa akong lakad eh. Naman, matagal akong naging duwag. Naduwag na magpakita sa'yo. Pasensya ka na. Mahina ako eh. Hindi ako perpektong tao. Gago nga ako noon eh, pero... pinilit ko magbago eh, man. Nagbago na ako para pagharap ko sa inyo. Ibang tao na ako. Wala naman akong nagbago eh. Gago pa rin kayo. Eh, pinasakay niyo pa nga ako, di ba? Kaya pala, Arthur ang pakilala niyo sa akin. Sana noon pa lang. Sinabi niyo na talaga kung sino talaga kayo. Eh, man, ipit yung sitwasyon ko. Gusto kitang tulungan, pero kailangan ko rin naman tulungan ng stepson ko, si Dean. Hindi ko naman alam na ikaw pala magiging karibal ni Dean kay Melanie. Pero maniwala ka, Eman. Hindi ko kinunsinti si Dean laban sa'yo. Eman, ang pakiusap ko lang sana sa'yo, na sana matanggap mo ko, hindi ngayon, ha? Hindi ngayon. Sana matanggap mo ko, bilang ama mo, hindi bilang rapist ng nanay mo. At, yun lang. Gagawin ko ang lahat. Gusto ko lang makapag-iwan ng isang magandang alaala sa'yo bilang ama mo, bilang tao. Emma, nakikiusap ako. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na magpakilala sa'yo bilang ama mo. Yun lang. Tumayo ka dyan. Tumayo ho kayo dyan. Oh. Hindi naman ako santo para ganyanin ninyo eh. Hindi kayo dapat humingi ng patawad sa akin. Mas lalo kayong dapat humingi ng kapatawaran sa nanay ko. Kasi siya'y mas inabuso ninyo at sinaktan, maliban sa akin. Oo, Eman. Oo, gagawin ko yun. Kung yun ang paraan para maayos ang lahat, gagawin ko, Eman. Gagawin ko yun. Inalang mo muna siguro sa ngayon. Susubukan ko pag-isipan yung gusto ninyo mangyari. Pero hindi ako makakako. Salamat. Salamat sa konsiderasyon, Eman. Hindi ka magsisisi. Salamat, ha? Salamat, anak.